Magandang araw! Ano nga ba ang maaari nating matutunan pagkatapos ng leksyon? Mabuting pakatandaan. Una, may tatama natin ng wasto at sapat ang mga description na angkop patungkol sa bagay, tao at iba pa. Ikalawa, ilang suhestyon ang matatalakay upang matukoy natin kung gaano kahalaga ang description. Ikatlo at ang huli, matutukoy natin kung gaano ka-epektibo ang description nakaugay sa bawat pangalan. Yun lamang po. Maraming salamat. Mabuhay! O wala akong balak umakyat ha, ngunit bigyan pansin ang halimbawa na inyong nakikita. Walang kayo. Wala kayong label. Alam ko ang nasa isip nyo nun. Ngunit ibahin natin, ano nga ba ang kaugnayan ng halimbawang ito sa ating tatalakayin? Baka tatandaan ang katanungan. Ito ba ay angkop at aling sunod sa paksang tinalakay o tatalakayin? Ating bigyang linaw, o mas magandang linawin natin kung anong meron kayo. Charot lang. Bago tayo tumungo sa paksa, nais ko lamang nalituhin kayo at hulaan o pahulaan ang paksang ating tatalakayin. Maaari mo bang ibigay ang ginulong salita na nasa ibaba? Sige na, please. Maaaring magbukas ng mikropono ang sino mang makakasagot. Ito ang ilang clue o hint sa mga sumusunod o sa sumusunod na salita. Ito ay ang kahulugan ng isang bagay o paksa. Maaaring nagpapakita ng katangian o compliment sa Ingles at meaning o kahulugan sa Tagalog. Nagsisimula ito sa D at nagtatapos naman sa N. Kung alam mo na kung anong sagot, sagutin mo na at buksan ang inyong mikropono. Mahusay at magaling. Ang tamang sagot ay description. Ngayon, tutungo na tayo sa Kabanata 3, ang katangian ng epektibong description. Bilang pagpapalawig, ang salitang epektibo ay maaari ring tawaging angkop o mabisa. Upang mas maintindihan, ito ang ilang halimbawa. Ang gamot na ito ay hindi gamot na nakakapagpagaling ng iba't ibang uri ng sakit. Marahil pamilyar kayo dito, ngunit bilang bigyang linaw, ang salitang gamot ay ang subject at ang mga sumusunod na salita naman ay ang description. Sa madaling salita, ang description ang siyang nagbibigay linaw sa mga bagay-bagay. Kagaya na lamang itong pagbabahagi ko sa inyo, ito ay sakop ng epektibong description na kung saan ay nakakakuha kayo ng impormasyon. Ngunit, dagdag kaalaman, may dalawang uri ng description, ang formal at di formal. Formal, matatawag na formal kung ang inilalahat ay kinakaugnay sa katangian ng description. Samantalang, di formal, kung ang batid ng description ay magbigay lamang ng compliment. Halimbawa, ang ganda ko, maganda ka, pero mas lamang ako. Nang paligo. Ngayon po ay tutungo na tayo sa ating paksa. Sa aklat ni Dolores Panawan, salamat Dolores, dahil sa kanya, mas makapagbibigay tayo ng mabisang description. Ano nga ba ang una? Una ay ang pagpili ng paksa. Tao ang napakaraming paksa sa paglalarawan. Ang tao ay lagi nang naaakit at nagkakaroon ng kabilihan sa ibang tao. Sa tao, maraming bagay tayo o katangian ang pwedeng ilahad. Sa pagpili ng paksa, dapat ay mahusay tayo sa pagpili. At sana all pinipili. Batid natin na madalas na gawing paksa ang tao. Ngunit sa pagpili ng paksa gamit ang tao, ito ang dapat nating isaalang-alang. Una ay ang anyong panlabas o katangi ang panlabas. Pangalawa, katangi ang panloob. Ano nga ba ang mas angat? Charot. Lahat ay nakabase sa itsura o katauhang panlabas na pwede nating bigyang katangian tulad ng maganda siya, mapungay ang mga mata. Ang kanyang kulay ay kakaiba na siya ngang nakakabighani. Tol, didigawan ko to. Maganda eh. Yan tayo eh. Pumabase kayo sa looks. Para masabing perfecto o talagang tunay ang description. Ngunit, kailangan din natin isaalang-alang ang katangi ang panloob. Halimbawa, tol, mabait siya, mahusay, masipag at higit sa lahat, maka-Diyos.
Niligawan ko si Mary Rose. E di ikaw na, sana all. Ikaw, saan ka bumabase? Payong kaibigan, sinsining mabuti ang paksang pipiliin, nang sa huli ay maging matibay at kongkreto ang description gagawin. Dagdag kaalaman, ito ay ayon sa ating isa pang kaagapay na si Chrissy. Una, sa pagpili ng paksa, ang mga bagay na nakikita sa araw-araw tulad ng ina, kapatid, guro, punong kahoy, gusali at iba pa ay maaaring maging paksa ng mabisang paglalarawan. Halimbawa, si Coco Martin ay labis ang panggagalaiti sa kanyang kalaban. Sumunod, ang isang online seller ay nagalit at napikon sa isang customer dahil naghahanap ito ng sandok samantalang bag ang kanyang tinda. Ang tanawin sa Coron, Palawan ay tunay ngang nakabibighani dahil sa yamang likas nito. Si Queen Lengleng ay nagpapabalita o nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa madla. Tutungo na tayo ngayon sa pangalawa, ang pagpili ng pananaw. Ito ang pagtingin o pagsasaalang-alang ng sumusulat sa tao o bagay na inilalarawan. Ito ay maaaring ayon sa agwat o layo ng bagay o tao na inilalarawan o ayon naman sa pagtingin sa paksa, ayon sa sariling palagay at damdamin ng sumusulat. Sa madaling salita, ito ay ang pagtingin. Halimbawa ay matutukoy natin kung ano ang point of view ng naglalarawan. Halimbawa, ako ay mahusay sa paggawa ng kandila. Siya ay mahusay sa paggawa ng kandila, sabi ni Jenna. Nakita ni Jenna si Mary at sinabing mahusay ito sa paggawa ng kandila. May pagkakaiba-iba. Depende sa pananaw ng tao at kung sino ang bumabanggit at sumusulat nito. Sa pagpili ng pananaw, ito ang ilang punto de vista o tatlong uri ng pananaw. Una ay subjetibo, pangalawa objetibo, at tatlo, omission. Subjetibo. Ang paglalarawan ay naglalahad ng dapat na isipin o sabihin ng tauhan. Take note, nakabatay sa imahinasyon na nais iparating. Ito ay nabubuo gamit ang imahinasyon. Mabuting halimbawa nito ay ang maikling kwento. Kagaya na lang nito. Si James ay nagpadulas hanggang sa dulo ng bahaghari, na kung saan ay malinaw ang description, ngunit sa totoong buhay ay malabong mangyari na maging kayo. Charot, malabong mangyari na makaroon ng padulasan sa bahaghari. Pangalawa ay ang objetibo. Ang naglalarawan ay tagamasid lamang sa iniisip at sinasabi ng mga tauhan sa kanyang inilalarawan. Take note ulit. May katotohanan na maaaring pagbasihan. Dito ay may tiyak na basihan, hindi maaari na mag-iimbento ka lamang. Halimbawa na lang, may malilinaw na ilog na dumadaloy sa ilang bahagi ng hagdang-hagdang palayan na pinagmumulan din ng patubig sa mga pananim o nakatanim na palay. Dito ay may angkop at tiyak na basihan dahil tunay nga naman na may natural na irigasyon sa hagdang-hagdang palayan. Pangatlo ay omniscient. Alam ng tagapaglarawan ang mga pangyayari sa loob at labas ng tauhan. Kahit saan dumako ang mga tauhan, ay batid pa rin ng tagapaglarawan ang mga nangyayari sa tauhan. Ang kanilang ginagawa at iniisip ay kabilang. Kumbaga, lahat ng detalye ay alam. Pwede rin natin siyang ialin tulad sa low-key chismosa. Lahat ng detalye o galaw ng paksa ay alam ng omniscient na ito. Halimbawa, kwentong may narrator na kung saan ang bawat karakter ay alam nito ang ginagawa at gagawin pa lamang ng tauhan. Halimbawa, alam din ni Jehovah ang lahat, siya'y sakdal dulong o kaya naman ito, buntis si Marites at hindi alam kung sinong ama ng bata. Nag-party daw nung nakaraan. Pag-uwi, sumuka na lang. Alam na alam niya lahat ng detalye ng paksa. Pangatlo ay ang pagbuo ng pangunahing larawan. Bumuo ng tiyak na impresyon o pangunahing larawan sa tao, bagay, lunan o pangyayaring bibigyang larawan. Magagawa ito sa pamamagitan ng matamang pagmamasid. Halimbawa, tayo ay pumikit at isipin natin si Crush. Charot, isipin natin ang inyong paksang
gagawin o napili. Upang maging konkreto, ihalintulad mo siya sa isang bagay. Halimbawa, ang mga nagkakagulong grupo ng mga tao sa SM dahil sa SIL ay nagpapaalala ng itsura ng mga langgam na nabulabog sa kanilang tahanan. Ang subject natin ay ang mga tao na nasa SM. At inihalintulad natin ito sa langgam o sa mga langgam na nabulabog sa kanilang tahanan. Tayo ay nasa pang-apat na dako na ang pagpili sa mga sangkap. Pagkatapos na mapili ang mga pampangunahing rawang na masid, pipiliin naman ang mga bahaging bumubuo sa pangunahing larawan. Dito na mapipili ang mga bahaging ikinaiba ng tao o bagay sa mga kauri nito. Hindi ho tayo magluluto ng sinigang, ngunit dito ay kailangan pa din ng matibay at epektibong sangkap. Halimbawa, upang bigyang linaw at maging mabisa ang description, kailangan nating pumili ng angkop na salita patungkol sa ating paksa. Pwede rin ang mga pinakaiba-iba nito o kaya naman ang mga natatanging katangian nito. Halimbawa, imbis na matalino ang salitang gagamitin, palitan natin ng mahusay. At ang panghuli ay ang banggitin ang layunin ng paglalarawan. Bawat pagsulat ng paglalarawan ay may taglay na layunin. Naglalarawan ka ba para magpakita ng bagay o tao na naglalarawan ka para makapagbigay ng impormasyon o kaalaman? Dito na nakapaloob ang mga description na siyang magpapatibay sa paksa at kung ano ang impormasyon na ating ipapabatid. Sa makatuwid, ito din ang mga detalye na magbibigay linaw sa paglalarawan. Alam na natin ang katangian ng epektibong description. Ngayon, haiisa-isahin muli natin. Una, pagpili ng paksa. Pangalawa, pagpili ng pananaw. Pangatlo, pagbuo ng pangunahing larawan. Pang-apat, pagpili sa mga sangkap. At pang-lima, banggitin ang layunin. At doon na nga nagtatapos ang ating paksa. Muli, kami si Krista, si Larry at si Chrissy. Nagiiwan ng katagang, hindi lang dapat relasyon ang pinagtitibay. Dapat ay ang paksang pinipili din. Kung kaya't isaalang-alang ang katangian ng epektibong description. Mabuhay at maraming salamat.